Good afternoon. So I'm going to discuss now the life and studies of Rizal in Ateneo. Okay, so during this time, the Jesuits, okay, kani sila, the Jesuits were considered as the best educators of Spain during that time. Okay, so dili lang ni sa Spain plus ha. So actually, throughout the world ni sila. So kaning mga Jesuits, they were also called mga missionaries. Okay, so mag-travel sila around the world para mag-teach sa mga student. Okay, so during this time, ang Jesuits, they were considered as the best educators of Spain during that time. Okay, so since mananaman tag-discuss sa Kalamba and Binian, so we are going now to talk all about Ateneo, like unsa ka high difference between sa Kalamba og sa Ateneo. Okay, before ka actually makasulod sa Ateneo, before you are going to take the entrance examination. So first one is you are going to pass the Christian doctrine, reading, writing, grammar, and elementary arithmetic. So without that examination or the entrance examination, you can never enter Ateneo. So in other words, during that time, need sa mga students na dapat pasaron nila ang ilang entrance examination. Kay ang standard sa education that time sa Ateneo is grabe ka taas. Okay, so murag ang mga student magodari that time class is mga knowledgeable sila na student. Kung sa Kalamba and Binian, more on memorize na makonsidered sila as bright. Pag-abot diri sa Ateneo, ayha sila makonsider as bright kung maningkamot jud ka og tuon, like makita gyud nila imuhang skills mga inana. So since Rizal gusto mo siya mag study sa Ateneo, so during that time actually class ang ihag yung igsoon nga si Pasiano ang gasigi og push kay Rizal para mo eskwela siya. Okay, kaya lang pag-abot niya sa Manila, wala siya ni-take og entrance examination actually. So, ang iyang gibuhat sa Rizal, instead nga mag-take siya og entrance examination, namiesta pa gyud siya mga mamshi dito sa Pikas nga baryo, instead nga mag-take og entrance examination. So, murag nasakuod gyud og ayo yang kuya anino kay gusto bigod siyang kuya nga mo take siya ana para makasulod sa ana na school. Kaya lang mas giun na pa ni Rizal mag fiesta gi sa bugoy-bugoy gid ni Sir Rizal, no? So now the question is, nakasulod ba kaha si Rizal sa Ateneo na wala man siya ni take og entrance examination? So what do you think? Okay, so the answer is yes. In other words, class, actually bawal siya ha. Dili ka pwede gyud mo sulod pag wala ka nag-take og entrance exam. Kaya lang kaniyang kuya nga si Pasiano ang nangitag connection para lang gyud makasulod sa results sa Ateneo, and that is Jose Borgos or katong tulo ka pari bitaw. Are you familiar with Dagom Borza? So kana si Borgos, isa siya sa mga pari ato na time. So naa siya connection kang Borgos. So iyang gihangyo na makasulod si Rizal, at the same time gi kuan pod kanang gi hatagan siya og chance si Rizal para makasulod siya. So it happened nga nakasulod siya. So mo na dayon ni ang iyahang situation. Okay, kana. So since Jesuits man ang nagteach sa ilaha, ang ilahang system of instruction was considered more advanced than the other college in that epoch. So mas disiplinado ang ilahang time, tapos ang ilahang methods when it comes to teaching is less mechanical. So unlike sa Kalamba and Binian, more on memorize, dere is more on your knowledge, your intellectual capability yun. So during that time, naa sila'y duha ka empire. So that is Roman Empire and Carthaginian Empire. So I will just discuss this one first. Okay.
So as a way of organizing the class, so ang Ateneo before, they adopted the division of students used in ancient Greece. So morning na sila empire. So the student in a class were grouped into two empire, that is Roman Empire and Carthaginian Empire. So pag once Roman Empire mo class, so ang mga students that time, they were composed of students staying inside the Ateneo, or they were called internos. Okay, so kung naa ka nagstay inside Ateneo, Roman Empire ka naglong. Kung Carthaginian Empire, it consisted of students staying outside the campus or external. So mura po na siyag kuan class. In other words, mura na siyag kung dili ka, for example, dili ka taga Manila, tapos gusto ka mo study sa Ateneo. So, nabelong ka sa Carthaginian Empire, kaya dili man gyud ka exactly taga Manila. So, you were nabelong ka sa group sa externals or Carthaginian Empire. Kung taga Manila ka or nara ka dapit sa Ateneo, matawag ka ng Roman Empire. So, now my question is, aha, nabelong ka si Rizal ani? Roman ba or Carthaginian? So actually, si Rizal belong siya sa Carthaginian. Kaya diba, dili biyagin siya taga Manila. So taga Calamba, Laguna raman siya, diba? So paato lang siya dari sa Ateneo para dari siya mag-study. So manang nabilong siya sa externos. Okay? Okay, so kani siyang emperor, tribune, decurion, centurion, and standard bearer. It is considered as the ranking system of the student that they could attain on each empire. Okay, so diba na'y Roman, na'y Carthaginian. So each empire, naa sila ani. Pag once emperor ka, ikaw ang gina-considered as the bright or top one ba karon, or ikaw ang pinaka-bright sa ani na klase. Pag once emperor ka, pag next ka sa emperor, you were tribune, and next is decurion, next is centurion, and last is standard bearer. So, si Rizal that time class, pagsulod niya sa Ateneo, nabilong siya sa standard bearer, kaya wala man siya ni take o entrance examination. Di ba, ng connection lang man to ang iyang gamit para makasulod siya ani. So, ang ilang seating arrangement that time class, pag nakagalingkod sa atubangan, you were considered as emperor. Pag nakasalas, you were considered as standard bearer. So, bali ang teacher that time, murag, makagets na sila nga. Kani siya nga student, kay inani iyang rank, inana. So, actually class, dili na siya mag-stay lang bitaw ang inyohang ranking. So, naas nila'y set of kanamura siyag palakasan kay bali. Bali mag-compete ang tanang students that time para ma-achieve nila or mausab ang ilahang mga kanamitang status or ranking sa kada empire. So ang ilahang, di ba, sa atong generation today, atong palakasan is kaning more on sports, na ay mga writing, singing and dancing, pageant, mainana ang mga palakasan of each kuan, di ba, kanang kada department. But during that time, ang ilaha pong way of palakasan before para ma-achieve nila ng emperor or other ranking, kay kailangan nila gihapon makig-compete sa other empire or sa other student that time. Ang ilang mga competition is more on writing, mga poetry, mga inana. So basically, more on sa ilahag yung skills as a student. And luckily, si Rizal, di ba, nakitaan naman siya at the age of 5 o capabilities when it comes to drawing o ang iyang pagka-artistic. So, dire, murag nagamit gyud ni Rizal ang iyahang skills, na enhance niya og ayo ang iyahang skills during that time. So, from standard bearer gikan sa kinalasan, napadulong na siya sa emperor din class, kay iyahang manggong giprove sa tanan during that time nga kaya niya
malabuan or kaya niya makikompete sa other nationality regardless nga Filipino siya. So, di ba, pag once Filipino that time, dili ka pwede makaskwila kung nabilong ka sa lowest class. Pero since Rizal, half Filipino raman siya or mestizo siya. So, nabilong siya sa middle class. So, naa siya ay karapatan ng muskwela. At the same time, ang family nilang Rizal is Arangangyod. So, kaya niya makaskwela. But ang purpose ni Rizal nga nung muskwela siya is that para ma-prove bitaw niya sa tanan nga bahalag Filipino ko, kaya na ako makikompete sa inyo ha. Para at the same time, dili na bitaw ginabully ang mga Filipino, dili na sila discriminate, may na at least for that time, kana for that matter, equal ang ilang paglantaw sa mga Filipino. Okay, so and also class, na sila'y frat na ginaapilan sa una. That is Fraternity of Mary and St. Louis Gonzaga. So, kani siya diri class, ang group of students lang na pwede makasulod di ari is katuragid pong mga utukan. Okay, so dili ni siya fraternity na katong padol-pado, sunog-sunog, ganana. So, dili na siya yung anak class. Ang ilang frat is more on intellectual capabilities gapon sa student. Pag once gusto ka musulod ani, so therefore, dapat din mo kontrahon ang member nga naa sa kaninga fraternity. So, si Rizal, since kaya man niya makig-debate, so muna yung gibuhat. Nakig-debate siya sa member ani para lang yun makasulod siya ani. At the same time class, ang ilhabit ang meet-up is every Sunday. So, di ba, mura siya clan-clan kuduhay ninyo sa unang panahon nga mag-meet up mo sa plaza. Char, plaza-plaza, good mo, no? Pero silang Rizal ka, social ilaklas, mag-agi pa silang misa. So, appeal sila ang mass and at the same time, every Sunday ilang meet up. Pag uman nila ang mass, kay magkuan sila, kanang magkita sa tanan, dayon, ay hanad sila mag-debate. At the same time, nakasalud si Rizal ani. So, next one is kani silang Father Jose Beck. Kani siya, it is one of the teacher of Rizal during that time sa Ateneo from first year to third year, moni iyahang teacher. Si Father Francisco Sanchez, ang iyahang time during this time is na under siya atong fourth year si Rizal. Kaya diba sa third year man si Father Jose Beck. Pag abot sa fifth year, actually taman 5 years ang ilahang kuan. Dapat mahuman sumura siya ang engineering na type. So si Father Villacara and Minives, muna ang teacher ni Rizal during that time sa Ateneo. Kanibitaw sila class ang nag-mold, nag-help kang Rizal during that time para ma-improve iyang skills. Kaya during this time, nakitaan naman si Rizal na nag-is something special sa iyaha. So in other words, during sa Ateneo, na-improve niya iyahang education, iyang skills, and at the same time, tanan niyang subject class kay excellent or makonsider as flat one today. Okay? The methods of instruction in Ateneo were fairly advanced compared sa other school kay, di ba, Jesuits man ang teach sa ilaha. Aside sa memorization class, the students were trained in physical fitness, humanities, science, agriculture, kana siya, commerce, mechanics, and surveying. At same time, ang religious instruction was also emphasized. So, gikan sa Calamba, Laguna na more on memorize lang sa Spanish o Latin, pag-abot ni Rizal sa Ateneo, more din niya nakita ang nanay equality or bahalag ibuli siya, bahalag ibuli ang mga Filipino, at least bahalag kanina portion sa iyang life, maka-anam-anam na siya o gain o knowledge. Kay dili raman isa ra ka kuan, dili raman isa ka language iyang ma-learn. So, ka-learn na siya dari mga English, mga Tagalog. At the same time, lain-lain na po ng mga subject. Mani siya ang mga subject nga iyahang na-learn during that
time. Okay, so kung i-compare niyo ang Ateneo between sa Calamba and Binian, murag mas okay good class ang treatment sa Ateneo pero naagi hapon ang pag-bully sa mga Filipino. Thank you.